One. Hi, good afternoon. Sir, ako si Camila M. Villanueva Jr. ng r6fans.com. At nandito tayo sa EDSA Shangri-La para sa opening ng pinakabagong prestigious na gallery ng The Saturday Crew. Sir Omi, can you tell us something about The Saturday Crew? Ang Saturday Crew, ayon sa pagkakaalam ko, nag-start niya 50 years ago at sinimulan ng grupo ni EDSA Pancho. Yan, sila Legaspi. Ayun sir, parang ngayon 50 years na siya. No? So ano sa tingin ninyo po yung mga milestones niya sa sobrang tagal na niya? So, sobrang tagal na niya nag-exist. Ang dami niya mga magagaling at mga tutunog ng mga pangalan sa painting niya na-produce. So parang ano yung pinaka-highlight ng 50 year history niya? Cause for celebration natin. Okay, balak ng grupo namin sa ngayon. Next year ang pinaka 50th anniversary, 2018. So balak namin gumawa ng isang exhibit na iimbitahin yung mga artist, mga masters sa ngayon, na maggumawa kami ng exhibit. Sa ngayon, balak sana namin sa CCP, kaya lang medyo maiksi na yung panahon, humahanap kami ng lugar na maganda para maidaos yung exhibit. So, imbitahin namin yung mga old artists ng Saturday Group. Sana paunlakan kami. Dito sir gagawin yun? So, dito siya or? Maliit itong gallery na ito para sa 50 years. So, kasi maraming artists yan. So, mahanap kami ng mas malaki-laking lugar. Bago sir tayo magpunta dun sa celebration ng 50 years next year, anong special sa Saturday Group? So, paano siya naiba sa iba pang mga grupo ng mga artists? Ang pagkaalam ko sa group ng mga artists, dito ginagawa yung mga art talks. Okay? Yung ginagawa rin, siyempre, pangkaraniwang grupo ng artists, laging may sketching session. Ganun. Yung mga live models ba? Pero sa ngayon, ang nakikita mo kay iba, hindi lang siya grupo eh. Ito ay isang family ng artist. Yun ang nakikita mo kay iba dito. Hindi lang group ng artist, kundi isang pamilya. Can you describe, sir, yung regular na Saturday group meeting na nakabutan ninyo or yung narinig ninyo na? Ako ay na-elect lang na presidente nitong lang year na ito, 2017. Pero yung mga nakaraan, 2007 nung ako'y pumasok, merong mga regular session, sketching sessions, yun ang natatandaan ko. Tuwing magkikita kami every Saturday, mag-sketching session kami, meron kami mga still life, merong mga nude sketching, merong lalabas kami na mga landscape. Meron kaming yan, kwentuhan, brainstorming, diba? Pwede po ba kasi mag-share ng mga most memorable na meetings ninyo? Hindi nyo talaga makakalimutan, halimbawa na outing or landscape session or nude painting session. So, pwede po kayo magbigay ng mga... Karaniwan, hindi ko nalilimutan yung sketching. Anyway, kapag kami ito ba yung pinaka-well-attended? Oo, karaniwan. Sa artist kasi, karaniwan late eh. Pero pag nude sketching, maaga pa lang, nandiyan na eh. Hindi, pero ang pinakamaganda na ito, yung kapag nag-outing kami, or yung kapag Christmas party namin, December, meron kaming mga kakaibang ginagawa eh. Gaya? Katulad nung halimbawa, nagkaroon kami ng suot babae. Role playing parang yan? Or ano man tawag? Costume party or ganyan? Oo, parang cross-dressing. Cross-dressing. So, yung kami, yung babae, ang naging lalaki. At ang lalaki yung naging babae. So, napakasaya nung
time na yon. Christmas kasi party. Talaga namang tawa kami ng tawa sa itsura namin. So, hindi ko malimutan. Anyway, basta mayroong Christmas party, maganda naman ang aming mga ginagawa. Masaya. Since you're yung mga personalities or mga painters na hindi niya malilimutan na naging bahagi ng Saturday Tea? Eh, nandiyan siya, siyempre sila Legaspi. Ano yung experience niya po dun sa mga... Ah, hindi ko naman siya inabutan, hindi pero naman. Siyempre kilala kahit naman sino artist, pag sinabi mo yung Legaspi. Eh, alam. Pag-celebrate ng Centennial si Legaspi sa CCC. Ocampo, di ba? Sikat na artist na Ocampo. Si Ben Cobb na national artist natin ngayon. Eh, siyempre, kapag sinabi at binanggit mong Ben Cobb, sila yung mga dating members sa dating members. Na, siyempre, kapag sinabi mong Ben Cobb, O Ben. At eh, sana nga, hanggang maaari, kung pwede maimbitahan, makapag-exhibit dito sila, gagawin. Kung pagbibigyan. Kung pagbibigyan. Kamusta yung relationship niyo, sir, sa nung bagong Saturday group dun sa mga alumni niya, yung mga older batches, or paano niyo siya i-describe yung ugnayan ninyo ngayon? Parang active pa rin ba sila? Or yung mga dating Saturday group members, hindi na sila active. Siyempre, busy na rin yung mga taong niya. Pero, paano ba ito? Nauna ako. Dumadalo pa rin ba sila sa meeting? Parang nagini-guest pa rin dito ba sila? Minsan. Workshop or mag-artist? Minsan. Talks, minsan or... na minsan lang nangyayari. Pero since ngayon, ang pinakamaganda nito, meron ng lugar, meron ng bahay ang Saturday group. Sasabi, ito nga yung gallery, no? Meron ng pagkakataon para imbitahin sila. Katulad ng opening. So marami po ba mga datihang? Sino po yung... Ayan, sana sila Ben Cobb, maimbita natin. Ayan sila Sid Reyes, naging member yan. So, sila Edgar Doctor, marami pang iba na pwedeng ma-invite. Yung Saturday group ba, sir, paano ka nagiging kasapi nito? By invitation ba siya or by membership? Magpabayad ka ng membership or dapat may i-endorse ka ng... Alam mo, hanggang ngayon yung tanong. Walk-in ba yan? Sir, ako gusto kong sumali. Yung tanong na yan, hanggang ngayon, hindi ko pa rin masagot ng derechaan. Kasi may mga nagtatanong sa akin, paano ba nga makasali sa Saturday group? Dati, pag sinabing, yung mga naunang presidents, yung mga leader, basta kailangan nakapagsaulo exhibit ka. Dapat meron. Iyon ang dapat. Solo exhibit talaga. Solo exhibit, dapat. Pero... Strictly ini-enforce. Yun. Yung mga nakaraang leader, parang na-stop yung pag-recruit eh. Na-stop yung pagpasok ng mga members. So, dahil kasi, sir, sa... Hanggang aari sana, Ako ngayon leader, sana yung nasa loob na mga members maayos muna bago kumuha ng mga panibagong. Ako titingnan ko yung attitude ng artist. Ano ba dapat ang magandang attitude bago yung trabaho. Kasi para sa akin, hindi naman ito pagandahan at pagalingan ng trabaho, ang art para sa akin. Siguro, pinaka-ano dito, yung malinis yung kalooban mo. Dapat, yun ako eh, yung attitude ng artist, ang tinitingnan ko bago yung trabaho mo. Kasi kapag okay ang attitude mo, lalabas naman yan na isang magandang trabaho. Okay. So, hindi ko masagot ng derechahan kung paano. Pero open siya sa lahat ng may nakapag-solo exhibit? Yun ba yung standing na criteria to? Or, hindi ko pa rin siya masyari. Hindi rin siya ganito. Kasi kahit ako, isang
ako ang leader, o presidente ng Santo Domingo, hindi ako pwedeng mag-decide na gusto ayun ko itong artist na ito. Pasok natin. Oo. So, ikaw konsulta ko yan sa core group. So, yung bagong bagong member po, kailangang aprobahan ng buong group? Ng core group. Ng core group. So, yung Saturday group po ba, meron siyang particular na art tradition or art movement or style ng pagpipinta o sining na gusto, na sinusulong, na parang abstractionist ba to or modernist na matatawag? Hindi naman. Wala siyang particular. Kung mapapansin mo dito sa parang iba, exhibit, iba naman siya. Iba-iba siya. Merong tradition. Traditional, merong modern. Pwede, okay. Pwede mo, sir, i-describe yung mga parang particular na uri ng sining na binigulis mo sa yung sa tingin ninyo parang very special or particular na like katulad si Ding Hidalgo, siya yung isa sa mga artist na mga realist. Alin na si yung nude niya. Pero magaling si Ding sa mga seascape, landscape. Ngayon sa mga bago naman katulad si Ruel Obemio. Si yung mga sa musical si Robert Niega. Si Jericho Blanco. Si Jericho Blanco. Although realistic, pero modern na rin yung kanyang approach. Parang photorealist yung tao. Si James Lovato. Si Robert. Dito sa kasalukuyang batch. Of course, sila Migs. Migs. Sa mga kasalukuyang sir na member, ilang mga Kila Salvador at Francis. Ilang members po ng